Tinanong mga kababayan ng mainstream media si Super Ate Aimee Marcos, Senator Aimee Marcos, kung may alitan ba sila ng ating Pangulong BBM. O ngayon, sabi po ni Super Ate, wala man na niya kaming alitan ni Presidente. Makita niya, Mr. Maravillas, ano yung personal mong ano, personal mong palagay? Ako po, sinabi ko na na minsan yung mga konting hindi pagkakainintindihan, normal man yon sa pamilya, kahit sa hindi mga politiko, di ba? Pero hindi nangangahulugan na in the case ng ating ano, Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Senator Aimee Marcos, na may alita na sila o nasa side na ng oposisyon si Super Ate. But before natin mga kababayan na pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga ganitong kwento. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos? Eh, di ba niya, Mr. Maravillas, parang laging suklat yung si Super Ate. Magkaibaan niya ng mga pananaw. Lalo doon sa isyu niya ng EDCA, sa isyu ng Maharlika. Ako po, ang paningin ko po dito, ang tingin ko po, mga kababayan, gusto lang na maisaayos ng mabuti ni Super Ate para hindi masira po yung administrasyong Bongbong Marcos tulad ng kanyang tatay. Kaya nagiging maingat sila ngayon. Kaya minsan, napapakinggan natin si Senator Aimee Marcos na parang critical sa mga nagiging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nangangahulugan yon na nasa oposisyon na siya o naging dilawan na siya. Paraan niya umalyansa na sa mga dilawan si Super Ate o baka may jealousy, di ba? Ini-interpret kasi ng ila, ng iba, lalo yan yung mga overzealous supporters, yung mga fanatics, gatungan pa ng mga anti-Marcos vloggers. Ini-exploit nila, lalo na yung mga dilawang ano, mainstream media. Gustong pag-away-awayin, mga kababayan, yung mga Marcoses. Hindi man po ganon ang sitwasyon. So, finally, nilinaw ng ating butihing Senator Aimee Solusyon, Aimee Marcos. Alaman na niya kaming alitan. Ito siya, pakinggan ninyo mga kababayan itong ano, balita. Galing sa DCAR po. Hiranin ko muna ha. Yeah, tama po yung reading natin, mga analysis natin, pananaw natin dito sa paminsan, mga perception ng publiko, lalo na ng mga masyadong fanatics, nag-away-away na niya dahil sa baka niya hindi kasi kasundo si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ganon, naging showbiz mga kababayan. Oh, ito ang paglilinaw mga kababayan ni Aimee Marcos. Uy, ate, sobra. Ah. Or yung mga tipong ganon. Or ano yung sinasabi niya every time makakausap niya? Hindi naman kami nag-uusap ng madalas eh. Nakikita ko lang yan pag, pag may family affair or may official function. Minsan na may sasabihin si Sandro, minsan papaabot ni Bongbong, ganon. Okay lang. Minsan ako din naiinis. Minsan daw, naiinis siya. Minsan may pasabi kay Sandro. May pasabi. Si Sandro, nagsusumbong ganyan. Okay lang, normal kaming pamilya. But we don't have the kitchen table these days. We're all so busy. Otherwise, it would have been around my mother's kitchen table where we argue and discuss and dispute. It's fun. Before the Rappler, sabi ho ni Minority Leader Coco Pimentel, ang pinaka-logical nilang ma-recruit
Eh, kaso may blood relations kay presidente. So may attempt ba na i-recruit kayo or pwede kang lumipas? Pinaka-logical daw na ma-recruit ng opposition si Aimee Solution. Tagal akong governor, so I'm always concerned that a law should work. Sa lahat ng ayaw ko, yung unimplementable, unenforceable law. Kasi binabaliwala. Ayoko yung batas na binabaliwala. Gusto ko na i-implement. It will actually serve the purpose. It will function. It will operate as intended. So, kinukulit ko talaga na mag-work siya. Tagal ko sa executive, ang daming batas na hindi ko talaga ubos maisip kung paano i-implement. Kaya, gusto ko, sa umpisa pa lang, paano kaya ito gagawin sa ibaba, sa barangay, doon sa mga probinsya, paano gagawin niya? So, hindi ka magma-minority, ma'am. Huwag na. Ma'am, paano discredit? Tamad ako sa palipat-lipat ng partido, palipat-lipat. Ah, gusto mo niya maging minority na? Ma'am, paano di-describe yung sarili mo as a senator? Critical administration senator? Parang gano'n? Hindi, I'm admin. I'm solid admin. There's no ifs or buts. Solid admin siya. I'm only kaya lang minsan, nagiging critical siya kasi gusto lang niyang maging maayos. We fought hard and long for this and we're deeply invested in making gusto niya daw yung mga batas kasi naging gobernador siya ng Ilocos Norte for so long. Harleen and then Nimpa. Hi, dapat ma'am. Niya, may phone-in question lang po from implementable Hanna Maria, News Online. Yung concern daw po ni Comelec Chairman George Garcia sa kakulangan ng budget sa 2025 BSKE preparations na sasabay sa 2025 midterm elections. Ang budget daw po na propose nila ay for 2025 midterm lang daw. Would you willing daw po, ma'am, to augment kapag nakarating na po yung budget sa Senate? Yes, tama yun. At nagtatawaran kami ng parang bilasang isa. Iba na yung ano, iba na yung topic. Mga kababayan, so yun man lang po yung importante doon na kumbaga nililinaw mga kababayan ni Aimee Marcos na siya nagiging critical kasi gusto niya lang maayos ang lahat. Hindi nangangulugan, opposition na siya. At sasama na siya sa minority ano, minority group sa Senado. Sasama na siya kay Coco Pimentel at saka kay Risa. Gustong mag-take advantage ng opposition. Gustong i-recruit mga kababayan yung kapatid si Aimee Marcos. And because of being critical sa ilang mga policy statements ni Senator Aimee, gustong i-exploit ng mga anti-Marcos vloggers. Hindi ninyo mapapaikot ang senadora. Gusto ninyong sakyan. Magaling po si Senator Aimee Marcos. Malamang mga kababayan, si Aimee Marcos ang tumakbong pangulo ng ating bansa. At si Martin Romualdez, yung vice presidente. Di yan niya, Mr. Maravillas. Di ba best friend niya si Inday? Best friend po. Wala mang problema doon. Pwede naman na tumakbo mga kababayan si Inday for president kung gusto niya. Pero siyempre, yung mga Marcos loyalist, Marcos pa rin. Di ba? Na what is anya di possibility na maglaban yung dalawa? Hindi pa natin alam. Kasi po, ang alam natin, ang lahat po ay nagbabago. Walang permanente po sa mundo, kahit sa magkakaibigan, lalo sa politika. Di ba? Kahit nga sa magpapamilya, walang permanente po. Yung ngayon kaibigan, baka political adversary na sa mga susunod na. Matagal pa man po. 20, 28, 5 years, mga kababayan. So, titingnan yan siyempre kung sino yung isusupport ng mga mamamayang Pilipino. Pero sa reading ko po, siyempre, malayo pa naman yung 2028 election. Ang pinagandaan siyempre ng mga politiko ngayon, including Aimee Marcos, yung midterm election. So, possibly, tumakbo siya for re-election. And baka sa susunod na komposisyon ng Senado,
ay tumakbo rin na Senate President sa Senado si Amy Marcos. So, these are the possibilities po. Then, pagdating ng 2028, pwedeng tumakbo siya for Vice President or Presidente. At si Martin Romualdez, tumakbong Vice President, mga kababayan. Pwede rin Presidente. Niya si Indayan niya, di tumakbo din siya. Di ba? Di ano niya, Mr. Marabilias, ang reading mo, kung tumakbo si Aimee Marcos sa pagkapangulo, sino yung i-endorse ng Pangulong Bongbong? Tinginin niya ba? Alangan man si Inday. Diba? O kung tumakbo si Martin Romualdez for President, eh, siyempre may decision din yon. Alangan man si Inday ang isupport mga kababayan ng ating Pangulo. Lalo't yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit nanligaw kay Maudigs many times, hanggang ngayon po, totally ini-ignore mga kababayan ng dating Pangulong Maudigs yung mga gestures ng ating Pangulong Bongbong. O, di ba? At saka po, si Super Ate, kahit hindi endorse ni President Bongbong Marcos, halimbawa tumakbo sa pagkapangulo, sigurado naman yung mga Marcos loyalist ay ang iboboto po, Marcos siyempre, or Marcos Romualdez. Di ba? Kaya nga Marcos loyalist. Iba naman po yung Marcos loyalist sa DDS. Di ba? Ito yung mga statements, mga kababayan, mga reactions ni Aimee Marcos sa mainstream media na binibigyan ng negative ano, negative meaning ng mga dilawang mainstream. Ano niya yan, Mr. Marabilias? Basahin ko sa inyo. Hindi man ninyo mababasa, baliktad kasi. Sabi rito, Senator Aimee Marcos on her brother President Ferdinand Marcos Jr.'s second State of the Nation address or SUNA. It was a great bracing speech anya. So optimistic and encouraging. But now, the heavy lifting begins. Nakakataba nga ng puso ngayon. Makakabusog ba ng tiyan? Tamaan niya, nakakataba ng puso yung mga statement, yung mga sinasabi ng Pangulo, yung mga kapatid niya. Ang tanongan niya, nakakabusog ba ng tiyan? So, with that statement, ang reading ng mga tao ay critical, very critical si Super Ate sa kanyang kapatid, Duda. At kung magsalita mga kababayan, parang member na ng opposition. What? Pero nililinaw na yon. Hindi niya ako, ano? Hindi man ako humihiwalay sa administrasyon. Nandyan yung kanyang support. Kapatid niya eh. Ngayon, gusto ng recruitin ni, ano, ni Kukuro Kuku. Kailangan niya kadugo ng Marcos. So, mangyari niyan, Bongbong Marcos, saka si Aimee Marcos. Si Aimee Marcos, mga kababayan, anti-Marcos. hindi, mga kababayan, mangyayari na ang isang Aimee Marcos maging anti-Marcos, junior pa, kapatid niya. Ang gusto lang mangyari ni Super Ate, maging maayos. Gusto niyang i-protect yung legacy ng kanyang pamilya na talagang totoong naglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. So, ma-pattern po yung brand ng ano, administration at paglilingkod. Katulad siyempre dapat, kasi junior eh, katulad siyempre dapat ng leadership ano, brand na iniwan ng kanyang tatay. Ibinibigyan ng masamang kaulugan ng mga ng mga Marites. Ayan man lang po, mga kababayan.
Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Cream. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.